So today guys, nandito ako ngayon sa may rebel stroke and unting-unti na lang nandun na ako. And yung truck ko, yan, nagre-regen siya. Hinayaan ko muna siya mag-regen and nag-transmission fault. After na ito mag-regen, siguro mga kalating oras magpapahinga na muna ako dito. Papatayin ko yung truck para yung transmission niya mapahinga. Kasi bigla, nung tumatakbo ko, bigla nag-transmission fault eh. Kasi sobrang init niya dito sa Canada, hindi kaya ng truck. Nag-transmission fault siya. Pero patayin lang to, mamaya okay na, ipapahinga lang. And yun, maglo-logic na muna ako. And baka kakain na lang din muna ako, magsasayang ako para may pagkain ako ngayong araw. Okay, tapos na siya mag-regen ngayon. Ipapahinga na muna natin yung truck. I-off ko muna. Kasi yan ang meaning ng transmission fault. Yan o, lumabas transmission fault. Habang tumatakbo ko niyan eh, siguro sobrang init ng panahon. And dahil traffic eh, nahihirapan yung sakyan na up gear down gear, up gear down gear. Dahil nga ang daming sasakyan. Sobrang daming sasakyan, sobrang daming turista yan o. Nandun. Kanina sobrang traffic eh. Nakaalis na ako sa traffic dahil lumistop ako. Yan, i-off ko muna siya. Yan, ipapahinga ko lang muna ng saglit. And ako yung magsasaing na muna. Yan. Bali dito sa truck ko. Yan, ipapakita ko sa inyo, hindi pa na-tour. Makalat eh. Yan, sa charger ko, may pagkain ako dito. Yan, may tinapay, may toothpick. Yan, ito yung mga papel ko. And yung bote na ihian ko kapag wala akong maihian. Yan, yung sapatos ko, cellphone ko, cellphone. Tapos ito yung mga card ko. Yan. Yung mga card. Yan. Tapos ito bigay sa akin ni My Labs. Yan. Tapos ilag. Yan. Dito namin oras namin. Oras ko na lang is 6 hours and 19 minutes. Passenger side. And yan, yung mga iba kong mga gamit, yan. Yan. And ito, yung mga shampoo ko dyan, toothbrush, pangkuskos, microwave. Ito, takip to ng ano eh. Then, tapos ito, pabango. Yan, ito, mabango to. Yan. Yung microwave and double deck. Yan, double deck yan. Inano ko na rin kayo. Ito, ano to eh. Kamatan to eh, tawag dito. Hagdan to eh. Pero pakita ko na rin sa inyo. Ano to? Dahil pinapalamig ko pa yung truck ko. Eh ano ko muna kayo? Truck raid. Truck raid. Yan. Ito yung truck ko. Ito yung kama ko. Bagong bago. Hindi talaga to yung kama ng truck na to. Pero ito iba to. Bali, nirequest ko yan. Yan, may kama. Yan yung original na kama niyan. Ganyan. Yan, natutupi yan eh. Hanggang dito yan. And yan yung bag ko pag maliligo ako. Ito, mataas. Tapos ito, hagdan. Para pupunta dun sa taas. Yan. Sarana natin. Yan, tuwalya ko. Mga damit ko. And dati ito yung tubig ko. Kaso, dito sa Saskatchewan, napakamahal na itong tubig na to. Umaabot ng $8 isang piraso. Isang 24 case. $8. Eh ito, $1 lang or $2 yung ganito. Same siya. Kung i-convert mo tong 24 pieces na ganito, isang ganito kalaki yan. Yan. $2 lang yan. Ito, $8. Kasi may deposit ang bawat bote dito sa Saskatchewan. Pero kung sa Ontario ka bibili, $1 lang talaga to. Walang additional na extra na bayad. Yan. Kaya hindi na ako nagbobote kasi hindi na ako nakakapunta ng Ontario, Saskatchewan to British Columbia na lang ako. Dati puro ganun yung tubig ko, iniipon namin yan. And ganun din dito sa British Columbia. Ito yung refrigerator, walang laman. Itlog maalat. Uy, sakto, mag-iitlog maalat ako na. Nag-crib ako, yun yung freezer, maliit. Nag-crib ako sa itlog maalat. Ngayon, malinis naman na to. Ayan. Wala akong ano eh. Kutsilyo, nakalimutan ko yung kutsilyo ko. Malinis naman yung kamay ko. Napakahali na lang natin na lang yung ganito. Simutan yung kutsilyo ko. Kung may kutsilyo ko, hihiwain ko sana to. Hihiwain ko, iwala yung kutsilyo.
Dahil nga palipat-lipat ako ng truck eh. Ayan, tatansyahin na lang natin yan. Sasaingin na natin hanggang para bukas na. Mamayang gabi, ngayong tanghalian, gabi, at kinabukasan ng umaga. Goods na siguro to. Marami na siguro. Kasi yun yung bag ko. Bag ko na puro pang vlog. Yan ko nilalagay mga pang vlog ko. Yan yung mga pang ipon-ipon ko. Ilagay natin para marami. Sana hindi mapuno. Okay. Ngayon, ito bumili lang ako ng pump sa Canadian Tire. Kasi mas mura talaga to eh. Bali, kung bibili pa ako ng isang ganto, sabihin natin na gagastos ako ng $5 isang bote. Libre ng tubig nun. Bali, dalawang ganto is bali 48 na ano na. 48 na case ng bawat ganto. Ganyan. Ang laman nito. Kaya ito na lang binili ko eh. And ito mga pagkain ko, stock ko diyan mga pagkain, tinapay, dilata, pansit canton. Ah! Kalimutan ko, dapat pala magpapansit canton ako. Yun yung naisip ko kanina. Pero wala na, saingin ko na lang to. Nag-crave din ako sa pansit canton ah. Natin. Pilipino. Pag hindi ka Pilipino, pag hindi ka lagi sa Pilipinas, hindi mo alam to kung paano sa ingin. Ngayon, ituturo ko sa inyo. Cooking show pala to. Yan. Dahil malinis naman yung kamay ko at nagtitipid tayo sa tubig. Save ng tubig. Ako lang naman kakain eh. Yan. Takalin. Then, sukatin. Sakto. Alam mo guys, kung truck driver ka, hindi mo na kailangan hugasan yung bigas kasi yung mga bigas dito malinis na dahil galing tong ibang bansa. Bali, nililinis na muna nila bago nila i-import dito. Yan. Yan, sakto. Yan. Kasi sayang yung mineral eh. Kung ipang hugasan ko pa yung bigas eh. Eh ako lang naman kakain. Kumabakterya ako, eh kasalanan ko na yun. Pero ano na yun, subok na. Sa tatlong taon ko, subok na yan. Hindi ko na hinugasan yung bigas. Tsaka ang truck driver, hindi naman maarte. Ang importante is nakakain. Tsaka immune na ako sa ano. Immune na ako sa bakterya nung bata pa ako. Dahil naglalaro ko sa buhanginan eh. Yan. Ito na yung ano ko. Kailangan naka-ano yan, hindi yan naka-sealed. Para yung, yan, ganyan, hindi siya naka-sealed. Para yung ano, hindi lalabas-labas. Ha? Spin dito yung rice. Then, automatic yan mag-start na. Yan. Ito, hindi pa ako nakalimutan ko. Lagi ko nakalimutan yung unan ko. Yan, yun yung sa pen. Bago pa. Tapos ito, yung sa ilalim na ito, nabubuksan din to. Yan o. Yan yung ilalim. Yung ilalim niyan. Nagkatumbahan eh yung mga washer fluid ko. Yung ilalim pwede ako maglagay dito pero hindi na. Wala naman akong paglalagyan dyan. Try ko na i-on tong ano ko. Truck ko. Sana wala nang ano. Transmission fault. Sayang oras ko dito sa... Okay, hindi na lumabas ang transmission fault niya, guys. Wait lang, maya-maya. Ito, kung nakikita niyo to, tire pressure. Yung ano, yung kasi umulan eh, nalakas ng ulan. Ngayon, nabasa yung sensor. Kasi may sensor to ng air ng gulong. Nasi-sensor niya yung hangin ng gulong. Yun ang problema na itong pakar. Lahat ng pakar, ito ang nagiging problema, yung sensor ng gulong. Dito sa ano ah, dito sa trappers, yan yung problema. Pero walang ano yan. Yan o. Oh. Walang
walang problema sa gulong, bali sa sensor lang. And explain na rin yan sa akin nung opisina. Kasi nasabi ko na bakit may ganito. Sabi niya, yun lang daw talagang problema ng mga truck nila. Pero wala talagang problema sa gulong or sa hangin ng gulong. Ang problema lang is sa sensor. Eh yun, okay na. Wala na yung transmission fault na lumabas sa truck ko. Pwede na akong tumakbo. And let's go guys. Dahil pa uwi na ako, drive na tayo ulit. So yun guys, nandito na ako sa kalsada. Ayan. Papasok na ako sa Rebel Stroke. And ngayon, ang ginawa ko sa truck ko para mas makontrol ko yung transmission niya, minanual ko na lang. Yan. Kapag yung number may M, nakikita nyo yung M na yan sa taas ng temperature. Pag nakita nyo yung M na yan, ibig sabihin naka-manual transmission ako. Yan. Pero, yan lang yung cambio ko. Yan. Ito lang yung cambio ko. Yan. Manual and automatic to. Naka-automatic ako pero minanual ko siya para mas makontrol ko yung transmission niya. Kasi kapag naku-automatic, minsan nagbabawas ng hindi tama, minsan nagdadagdag ng hindi tama. Kaya minsan naglolo ko talaga yung transmission. Alam mo yun, syempre computer to eh. Hindi perfecto ang mga computer, di ba? Hindi natin masabi. Pero talagang minsan, yun, kinakapos sa nagkakamali ng change gear, ng down gear at up gear. Minsan nagkakamali yung automatic. Kahit automatic yan, computer yan, minsan sumasupply pa rin kasi computer lang naman yan eh. Walang isip ang truck. Kaya yun, tulad kanina, nag-transmission fault siya eh. Bali, ang taas pa ng RPM ko, nasa 16 yung RPM ko, bali nagpreno lang ako, nagbawas agad or nagdagdag at nagganong bigla na lang, biglang nag-transmission fault kasi traffic nga eh. Kaya ngayon, minanual ko na lang siya para mas makontrol ko yung pag-change gear niya at down gear, up gear and down gear niya. Ang problema dito sa automatic, di ba naka 110 yung speed ko, 110 km per hour. Ngayon, pag nakaapak ako sa accelerator, kasi 12 speed lang tong truck ko eh. Pag nakaapak ako sa accelerator, ano siya, 12, naka-gear 12 siya. 110 km per hour yung takbo ko nun. Then, pag binitawan ko yung accelerator, nagbabawas siya. Eh, ang bilis nun. Ang bilis-bilis ko nun, 110. Kaya minsan yung RPM, pag nag-downshift siya, umaabot ng halos 20 RPM, 2,000 RPM, mga ganun. Kasi yun yung problema dito sa automatic. Yun, kaya imamanual ko na lang siya kasi 110 yun, ang bilis-bilis nun, di ba? Yung 12 gear ko, bigla na lang nag 11 gear, nagbabawas siya. Basta bitawang ko lang yung accelerator. Ewan ko sa Kenworth naman, dun sa Kenworth, sa mga Kelsey, hindi ganun eh. Ito lang, itong Packer lang dito sa Trappers, ganun siya. So yun guys, umaatras ako. Battery. Napakawalas naman talaga. Oh. Wala malang araw na hindi ako nagka-problema. Ayaw na mag-change gear ng truck. Ngayon, tumawag ako sa mekaniko. Inatras ko lang eh. Inatras ko siya ngayon. Kasi ayoko i-try sa kalsada dahil napakaraming sasakyan. Nakikita niya, napakaraming sasakyan. And one way lang yan, papunta doon. Pag tinakbo ko to at hindi nag-change gear sa kalsada, yari ako. Mabablock ko yung buong kalsada. Ngayon, itatry ko siya bumack up ako. Itatry ko siya dito kung mag-change gear siya na maayos. Pag nag-change gear siya na maayos, kasi tinawag ako yung mekaniko, ni-reset niya yung computer, yung truck. Ni-reset. Sabi niya, may code daw ba lumabas? Sabi ko, wala. Ni-reset niya, turn off. Mare-reset pala yung truck sa ganon. Ngayon, itatry ko siya dito sa may open area na to. Sa gilid lang, no? Parking yan, no? Inatras ko lang. Itatry ko lang siya kung mag-change gear siya. Kapag nag-change gear siya, po pwede kasi nakikita niyo yung tulay na yon. Isang tulay lang yun. Pag tinakbo ko at hindi nag-change gear, paahon yan eh. Diyan sa Rebel Stroke, yari ako. Black ko yung buong kalsada. Napakarami pa naman na turista. Nakikita niyo yan. Pati nandun. Ngayon, itatry ko na siya. Thank you.
matras ko ulit. Ngayon bubuweluhan ko. Nag-aalangan talaga ako itakbo sa kalsada. Baka mamaya, gumana eh, nag-change gear eh. Hindi siya nagloko eh. Baka mamaya kasi, dito pa ako sa kalsada madali. Nakikita niyo yan? One way lang yan. Eh, yung ayan yung tulayo. Pero itry ko. Subukan ko nga. So ayan nga, hindi ko pa natatry. Nag-transmission fault na. And kailangan lang talaga nito ng cooldown. Itong cooldown kasi sa tuwing ino-on ko, nawawala yung transmission fault. Then sobrang init kasi. Antayin ko muna mag-cooldown kasi yun din sabi sa akin na open ng mekaniko. Cooldown ko muna kasi minsan nangyayari talaga yun, yung transmission fault na yan. Pag mainit na yung transmission. Kasi panay change gear eh. Automatic kasi nag-change gear, nagda-down gear kahit hindi pa naman sakto yung RPM. Ganyan to rin nangyari sa akin nung sa Kelsey. Atras abante naman ako nung kasi nahirapan ako. Nung bago pa ako, nahirapan ako mag-atras abante. Nung uminit yung transmission, nag-transmission fault, tas ayaw na mag-change gear. Dahil mainit na, pinahinga lang muna ng mga ilang minuto. Tapos nung inandar ko, umokay na. Ngayon, ito, titingnan ko. Traffic kasi, grabe kasi yung mga turista. Hindi ko masubukan. Kasi yan, traffic, napakaraming sakay nakikita niyan. Pag tinakbo ko to, panay ang change gear na itong truck na to. Minanwal ko na pero naglalo ko kaya pahingin ko na lang. Pahingin ko na lang siguro muna. Ngayon sinayin natin patapos na. Ay, naka! Walang naging okay na biyahe. Laging merong aberya. Totoo na lang ako kasi every time sa simula't simula ko dito, wala akong naging biyahe na tuloy-tuloy. Oro biyahe na walang problema sa isang buwan. Laging meron. Pero okay lang, antayin na lang tayo dito. Sana okay na to. Antayin ko lang. And siguro update ko kayo kung anong mangyayari. Sana goods to maya-maya. So yun guys, habang nagpapa-cool down ako dahil ito na ang aking sinaing, ako'y kakain na lang muna. Dahil ako'y gutom na rin. Yan. Itong kakainin natin. Yung plato ko. Uulamin natin for today ang pinakamasarap sa lahat, ang sardinas. Yan oh. Sarap oh. Sardinas oh. Ay naka. Hindi na ako maiinis. Walang maiinis ngayong araw dahil pag yung inis ay pinairal, mas lalo lang lalala ang problema. Kaya ngayong araw na to, simulan ko na maging cool. Bahala na ko anong mangyari. Go with the flow na lang tayo. Wala naman tayo mapapala kung papairal natin yung inis natin eh. Madami lang nagka-problema kaya hindi ko napapairalin yung inis ko. Bahala. Sarap na ito. Ikakain ko na lang to. Habang nag-aantay. Sarap na ito. Ligo. Buti pa yung sardinas. May ligo. Yung driver. Walang ligo. Buti pa yung sardinas. May ligo. Yung driver wala. Sana after ko kumain, okay na siya. Maaga sana makauwi eh. Bukas din sana makauwi ako eh. Pero sana naman okay yung truck ko dahil mainit lang talaga. Ayan, grabe lang talaga yung traffic. Sana. Ang sarap. Ang sarap kumain. Kinain na lang yung inis eh, no. Pero simula ngayon, ang mga nakaraan, hindi na talaga ako mainis. Dahil wala lang ako napapala, mas lalo lang ako na-stress kaya kain na lang natin, guys. Waiting na lang ako na ma-cool down niyan. Kung ano mangyari mamaya. Kung itakbo ko siya at na-stuck ako doon sa tulay na yon, bahala na opisina. Itowing nila, ipatowing nila. Dahil hindi ko rin alam kung ano nangyari sa truck. Tinignan ko naman yung loob, wala naman leak or walang problema. Nagka-transmission fault lang siya. Siguro sa init kasi kanina, ang bilis-bilis ang takbo ko eh. Ang ganda-ganda ang takbo ko, bigla nag-transmission fault eh. Siguro sa init lang siguro yan.
So yun guys, tapos na ako kumain ngayon. Ito try ko na yung truck. Sana wala maging problema ako ngayong pagtakbo ko. Ah, sila kayo yun, ah. Sana wala akong maging problema dahil yan, oh, daming sakyan eh. Antayin ko lang umunti, then tatakbo ko to para tuloy-tuloy tayo. Dahan-dahan. Change gear naman siya. Papasok na tayo ng tulay. Lord, sana walang, sana goods na. Kasi wala akong matatabihan dito eh. Pag nag-transmission fault to dito, wala akong matatabihan dahil nasa tulay ako. Yan natin, abang-abangan natin. Na-cool down ko na siya eh. Sana okay na. Wala na maging problema. Napaka-traffic kasi. Ilabas mo lang sa tulay. Kahit sa lagpas ka na ng tulay, mag-transmission fault. Huwag lang dyan sa tulay dahil wala. Mabablock ko talaga ang buong kalsada dahil sobrang traffic. Ang daming turista. Yan, lalo na dyan. Dati wala kang makikita mga sasakyan dyan. Yan. Ngayon, puro sasakyan. Huwag kang mag-i-stop. Inaano ko yung traffic light eh. Baka magka-problema na naman ako pag panay-change gear tong truck eh. Kaya sana hindi ako abutin ng mga stop light. Ah, tuloy mo lang. Ay, oh, thank you Lord. Palisi mo lang ako dito sa bayan, ang traffic. Ako, palabas na ako. Goods pa naman, goods pa. Lord, pauwiin mo lang ako. Please. Pauwiin mo lang ako, Lord. Tapos doon ko na ipapaayos to sa bahay. Kung may problema to, doon ko na ipapacheck. Kasi panigurado, pag dito ko chinek to, dahil maliliit na bayan lang to eh. Walang mag-aayos dito, baka abutin to ng mga tatlong araw, apat na araw o isang linggo kapag mga gantong bayan lang kasi nangyari na to sa ibang mga driver na nagpaayos sa maliit na bayan and tumagal ng matagal talaga. Tumagal ng matagal. Hindi isang araw lang. Kaya doon na sana sa bahay kasi bukas na sa bahay na rin ako. Puro ahon kasi dito eh. Puro ahon. Tapos ang init, umabot ng 40 degree Celsius. Kaya yan, tuloy-tuloy lang. Wala pang ano. Yung tire pressure na yan, sensor lang yan. Bali, ang problema ko ngayon is yung transmission. Naglolo ko. Yan. Ay, grabe, kinabahan ako dun. Talagang kinabahan ako kasi dalawang beses ko tinry. Ay, hindi, di ba? Nung stop ako, nagpa-cool down ako. Nung tumakbo ako, nung pag-stop ko sa stoplight, pag-andar ko, nagkaroon ng problema yung transmission. Ayaw mag-change gear eh. Di pinatay ko, kinool down ko ulit. Nung na-cool down siya, nag-cool down na, di ba? Tinakbo ko ulit. Nung nasa kalsada na ako, nag-change gear pa eh. Dalawang change gear eh. Biglang ayaw na mag-change gear. Yung RPM gumaganon-ganon lang oh. Ayaw mag-change gear. Tapos, buti, hindi pa ako nakapasok sa tulay. Mayroon pa dun na space sa gilid. Bago magtulay, mayroong space dun. Dun ako naka-stop. Ngayon, tumawag ako sa mekaniko. Umatras ako dun kung saan ako nakapwesto bago ako tumakbo sa tulay. Dun, umatras ako, tinray ko, nag-transmission fault ulit. Kaya, nag-decide na ako i-cool down siya ng matagal. Yun, kinool down ko siya matagal. Siguro mga isang oras yon cool down. Ali, sa isang oras na yon, malamig na yung truck na yon. Kaya noon, kaya ano itong pagtakbo ko, talagang kinakabahan ako kasi pag yun, nag-transmission fault, stop bolt talaga ako dun sa gitna ng tulay na yon at wala makakadaan. Ayan, nakita nyo naman kung gaano kadami sasakyan, di ba? Ano,
magkabilang linya, ang daming sasakyan, kaya talagang hinabahan ako sa isip-isip ko, sana wag ako ma-stop. Kasi pag na-stop ako doon, towing na, baka matikitan pa ako. Di ko alam kung ano mangyayari. Ay, ako, salamat. Sana tuloy-tuloy na to. Kung ma-transmit yung point ulit, ipapakold down lang natin ulit hanggang makauwi. Kasi mainit talaga, umiinit talaga yung track. Kahit naka-fan ako, in-on ko yung fan ng track, extra hang, extra palamig, pero umiinit siya, hindi yung mismong track eh, yung transmission lang eh. Talaga mainit, kung sa labas, walang hangin, and yung pakiramdam mo, ang init, kahit yung hangin na maliit na dumadampi sa balat mo, mainit. 32 degree siya, 33 degree, pero yung hampas ng hangin at yung singaw ng mga lupa, mainit talaga, tas napakarami pang sasakyan. Kaya mainit talaga. Kaya sana tuloy-tuloy na to. I-update ko kayo kung ano mangyayari ngayon. Di ba? I-update ko kayo kung ano mangyayari. Tingnan natin. Papakiramdaman ko lang yung track na to. Pag minaramdaman ako hindi maganda, itatabi ko na agad. Cool lang tayo. Kahit napakainit ng panahon, tigil na ang init ng ulo dahil hindi maganda yan. Ang dami ko na naranasan dahil sa init ng ulo, kaya kayo mga truck driver, iwasan nyo na init ng ulo nyo kasi maraming madadamay. Kaya ako, iwasan ko na, ano na tayo, chill na lang tayo kasi wala din naman mangyayari. Let's go guys, update ko na lang kayo maya. Babaramdam na ang truck, saka na hindi magka-problema. Bali, kinokontrol ko na yung accelerator ko na hindi siya mag yun guys, nagpaparamdam na yung track. Sana hindi mag-transmission. Medyo sumasablay siya ng change gear. Pero bali ako na lang yung mahabol para makapag-change gear siya o makapag-down gear. Yan. Sana goods naman ang ating track. Hindi magka-problema hanggang mamaya sana. Ganda ng view, di ba? Kita nyo. Nagkaka-problema siya sa change gear sa gear 10 and 11. Yung gear 11 at gear 10, dun lang siya sumasablay sa pag-down gear at up gear. Dun siya nagkaka-problema. Kaya pinagmamasdan ko siya, pag sumablay, ako na ang humahabol. Hanap yan yung truck ko. Ngayon, naka-stop ako ngayon dito. Sa turnout, sakto nga eh. Nasa turnout ako eh. Yan ang sakto. Ang lumabas, transmission oil low. Eh, yung transmission ko, ito eh. Automatic transmission fluid. Puno eh. Puno eh. Okay naman eh. Tinitingnan ko yung leak eh. Tinitingnan ko yung ilalim kung meron bang leak dun sa ilalim eh. Pero wala eh. Wala eh. Ito kasi ito yung tumutulo na yan, aircon yan. Pero wala tang mainit oh. Nag-ano siya eh. Nagtutunogan dahil mainit eh. Tinitingnan ko yung ilalim. Kung saan yung transmission. Wala naman leak. Ano muna, pinapalamig ko lang. Hindi talaga kaya ng truck. Sobrang init. Mamasyal muna kaya ako dun. Tingnan nga natin kung ano meron dito. So yun guys, may trail pala dito. Nandito ako ngayon. Siguro pag nilakad ko to papunta doon, hanggang dito. Ito sa tuktok. Yan. Akit kaya ako, no? Wala naman akong magawa eh. Tapos ito, dito yan. Dito ako nakapark. At meron isa doon, kaso hindi pwede yung sasakyan dito eh. Yun yung nakikita ko na maraming pumapark. Yun pala, dito pala yun. Tapos dito sila akyat hanggang dito sa ibabaw. Ito, hanggang dito lang to. Tapos parang hanggang dito, hanggang dun. Yun lang pala. Pwede pala. Madalas ako umi-stop dito eh. Bali, ito yung guide. Yan. Pwede ako mag-park dito. Para umakyat dito. Ayun yung truck ko nandun oh. Ayun yung truck. Pinapa-cool down ko pa. May mga bear dito eh. Pero nakakatakot naman lakarin to. Yan oh. May trail oh.
May malaking bato dun, oh. Nakakatakot naman lakarin to. Kung mag-isa ka lang dito. Nakakatakot, oh. Ang ganda nun, paso. Parang ano, eh, no? Alam mo yung Twilight? Ngayon nga puno, parang nasa Twilight, no? Mag-hike na lang kaya ako kaysa bumiyahi ako. Nakaasar ako, eh. Ang daming problema. Laki ng bato na to, oh. Wala, sana walang bear. Laki ng bato. Ano kaya yung bato na yun? Aso ba may ano, marong turn ako dito. May pumana sa akin bigla. Minsan pag wala akong magawa, mag-hike ako. Bagong ano, adventure yan. Ang maganda dito sa British Columbia, lahat ng hiking area nila libre lang. Hindi katulad sa Alberta na kailangan mo magbayad ng parking. And yun, kailangan may parking para makaakit ka sa mga ganito. Dito libre lang. Sa turnout lang ako ngayon, pwede ka na umakit dyan, no? Ang taas nun, no? Yan natin kung ilang kilometro yun. Pero natatakot ako, eh. Wala akong dalang cellphone. Mamaya, kung anong mangyari sa akin dun, eh. Ayun, no, minag-hike ko kasi mayroong pickup dyan, eh. Minag-hike na dun sa taas. Iiwan mo lang dyan yung sakyan mo. Diba? At yan natin kung ilang kilometro to. Ah, walang nakasul. Ay, ano to? Umaabot ng 2,553 meters. Mula dito hanggang dun sa taas. Taas nun, grabe. Siguro minsan, akit ako dyan. Delikado siya kapag winter. Kasi may umakit din dito ng winter. Delikado siya, pero pag mga ganito, hindi siya delikado. Ano siya, okay siya. Dahil wala naman wala namang snow na babagsak, eh. Ah, ito pala yung bato. Yung bato na nakita ko, yan pala yun. Daanan pala siya ng tren, yan, oh. Pinatungan siya ng tren nung unang panahon. Diyan pinadaan. Yan, oh. Ewan ko lang, yun lang naisip ko, eh. Hindi ko na binasa. Ay, sana okay na yung truck maya-maya. Yan, oh. Oo nga, ito, historical shadow of Loop Bridge. Mas may train pa. Ayun nga, daanan niya ng train yan dati. Taas pala niya, no? Ayun, may mga bear. Ayun yun, marami sila nadaanan, no? Winter to, eh. Minadaan sila mga bear packs. May nagbabike din, pataas, ha? Someday, akyatin ko yan. CR pala to. Akyatin ko yan someday. Ngayon, hindi muna. Dahil ako'y gusto ko umuwi at magpahinga. Ang ganda ng view dun, guys. So, yan, isa yan sa ano, yung bundok na yan. Yan, oh. Ito. Yung bundok na nandun, yung nakita kong akit, eh, yan, pag ganun, hanggang dun. May mga yellow pa, nakikita nyo yun, may mga yellow pa. Parang ang sarap akitin, no? Kaso wala akong pagkain na dala. Siguro kung may dala akong pagkain, nakitin ko yun, no? Siguro abutin ako ng ano dyan, 5 araw. Ayan, tatry ko na yung truck ko, sana okay na. Ang problema na itong truck ko, baka barado pa yung mga hose na ito. Kasi ilang araw punong-puno pa rin, oh. Punong-puno pa rin, oh. Yan, oh. Punong-puno pa rin. Baka ang problema na ito, barado siya, kaya siya nagloloko yung transmission niya. Yun ang hindi ko alam. Wala naman leaks. Malinis naman yung ilalim, malinis. Lahat malinis, walang bahid ng langis. Baka ang problema, yung mga hose na yan, hindi dumadaloy. Kaya sana, hindi naman. Kasi parang 2 linggo na ako gamit siya, tatlong linggo ko na siyang gamit, hindi nagbabawas yung transmission fluid, eh. Pero tingnan natin, baka pahinga lang talaga ang kailangan. Ganda ng view dito. Pakitin ko kaya yun. Okay guys, na-cool down na siya. At yung ulo ko na lang ang pinapa-cool down ko kasi napaka-init sa labas. Whew! Ang init. Walang hangin.
Dapat inakit ko na lang pala talaga yung bundok. Ayan. Sana goods na to. Ayan, wala na siyang fault na lumalabas. Sa init lang siguro to. Kasi ako, naiinitan na rin eh. Grabe init. Sana walang ano, wala nang fault na mangyari. Init sa labas. Nahirapan ako isara. Dahil yung hood, yung lock niya, sa tuwing inaangat ko, nag-unlock. Ngayon, ay nagla-lock. Tapos i-unlock ko siya. Pag inangat ko na yung hood, nagla-lock na siya ulit. Bali, tinalian ko siya. Tinalian ko pa para tawag dito, hindi siya para maisara ko yung hood. So yun guys, itatakbo ko na. I-update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa kalsada. Ayun, lumabas na yung ano, trans oil low. Transmission oil low. Lumabas na. Ngayon, wala akong ibang choice kundi tatawag ako sa mekaniko. Okay guys, see you later. So yun guys, tinawagan ko yung mekaniko. Yan, pinakita ko to. Sinan ko yung picture sa kanya. Sabi ko, may trans oil low. And yun, tinanong niya ako kung may leak ba. Wala naman leak. And yung transmission fluid ko is puno. And tingnan natin, baka sensor lang tong problema na to. Wala man lang ako naging biyahe na tuloy-tuloy for 1 month. Magto 2 months na ako mula simula hanggang ngayon, puro sablay. Hanip yan. Ay nako, na-stop mo lang ako sa ahonin. Biglang hindi na kumambyo. Ayan o, paahon ako ngayon eh. Sa gitna ako, nandito ako. Buti 2 lanes tong paahon na to. Yan. Ay nako. Transmission fault. Ayaw mawala. Bigla na lang hindi nag-cambio kung kailang paahon ako. Paabutin ko sana ng kahit ng golden lang eh. Hindi ko alam, bigla na lang nag ano, hindi nag-change gear. May problema talaga sa ano. Wala naman leak eh. Sinilip ko yung walang leak eh. Eh yung oil and yung transmission fluid ko, marami. Punong-puno, baka siguro barado or hindi siya nag-circulate na maayos, hindi siya gumagana. Ayun o. Tatry ko ulit dahil okay na. Pinahinga ko lang kasi hindi talaga kaya eh. Napapagod yung transmission eh. Napapagod dahil sobrang init. Nagkakaproblema siya. Tsaka hindi siya pwede yung downshift, upshift. Kakaproblema, lumalabas talaga yung transmission fault. Hindi ko man lang may akyat eh. May akyat ko man lang sana eh. Para dun sa taas eh. So yun guys, maglalagay lang ako ng yung ano ko, yung triangle ko sa kalsada. Sa ahunin pa ako, nangyari ito. Nakakaasar. OMG! Napakaswerte! Talaga! Transmission fault, tayo na talaga. Kasi pinapapilit sa akin ng mekaniko eh. Nireport ko na to eh. Sabi niya sa akin, isubukan ko lang. Baka sensor lang daw, yan. Sa ahunin ako. Ay nako. Napakaswerte. Napakamalas ko talaga. Mula simula ko dito, puro problema na hanggang ngayon. Thank you.
So yun guys, ganyan ko nilagay yung ano ko para hindi ako mabangga. Oo, hindi mabangga yung triangle ko. Ay nako, anong nangyari sa aking truck? Bigla na lang. Wala pa signal dito. One bar lang. Sana nare-receive nila yung message ko. Walang ka-signal-signal. My goodness. Wala naman leak. Nilusot ko na eh. Nilusot ko na yung ulo ko. Wala talagang leak. Doon ako sa ilalim. Wala talagang leak. Oh, walang liko. Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo yung ilalim. Ano yung transmission ng tuyong-tuyo? Walang leak. Ewan ko kung paano ba. Nag-leak yung... Sakto ba? Walang katao-tao. Ano, okay na yan. Kita naman siguro nila yan. Siusin mo lang. Sana hindi mo bangga. Buti itong load ko hindi ginagamitan ng aircon. Okay lang, may standby, at least hindi tayo maubusan ng diesel. Ay nako, ay nako, may pag-asa pa kaya. So yun guys, nire-reset ko yung truck. Yun ang sabi sa akin ng mekaniko, reset ko lang, try ko paabutin ng Calgary. Pag hindi umabot, towing to, try ko yung best ko para makalis dito. Ayoko rin dito, walang signal. Ang hirap ng signal. Yan, nire-reset ko lang. Ang Peterbell, pag nireset, off on lang. Nang 6 na beses. Chinek ko talaga eh. Binuksan ko ulit yung hood. Chinek ko yung ilalim. Walang leak. Lumusot na ako dun sa ilalim. Wala ako nakikitang leak. So, kahit anong problema o something na may missing na part. Pero wala akong neto eh. Talagang baka yung ano talaga to, yung transmission oil hindi dumadaloy ng maayos. Yun siguro ang problema nito. Kaya nagkakaroon ng gantong fault. Bali ang ginagawa ko na lang, pinapa-cool down ko, then nire-reset ko yung truck. Ayan. Okay, update ko na lang kayo guys. Sana makaalis ako ngayon dito ngayong gabi. Hirap ng ganito. Ah! Oh my God! Okay, na-reset ko na. Paandarin ko na lang maya-maya. Try ko kung aakyat to. Oh my God! Sabi sa akin, oh. Wala talaga, towing talaga to. Sabi sa akin ng mekaniko, pag hindi talaga kaya, ito towing daw hanggang Calgary. Eh, ang layo pa nito. Halos 4 oras pa hanggang Calgary. 4 oras. Dito towing mula dito hanggang Calgary. Ang layo nun. Ang mahal nung bayad nun. Oh my God. Sabihin ko na hindi talaga kaya. Dahil nagka-transmission fault na. Dito try ko ulit paanda rin. May tumutunog sa baba eh. Transmission fault na talaga siya. Ayaw niya talaga. Pinapilit kasi sa akin ang mekaniko eh. Sabi ko na hindi kaya talaga eh. Nakausap ko pa siya eh. Baka lang daw sensor kasi wala naman daw leak. And puno naman yung transmission oil ko.
Saka wala din kasi sa lugar na to, walang paayusan. Kaya mahirap umistambay, kaya tinatry niya ako sabihin sa akin na umabot ako hanggang Calgary, pero wala, hindi talaga kaya. So ayun guys, waiting na lang ako sa may towing para itow yung truck ko hanggang Calgary. Bakit ngayon pa? Oh my god. So yun yung update lang, baka hanggang bukas pa ako dito dahil mahirap maghanap ng towing. Dahil ngayon, Monday is holiday. Holiday ang buong Canada. Kaya yung iba maaga nagsara, o yung iba nagbakasyon. Naglong weekend sila dahil holiday ngayong Monday. Ngayon mismo, Monday, holiday. Kaya walang mahanap na towing na magtotow sa akin hanggang Calgary. And yan, yung truck ko is transmission fault pa rin. Let's go! Sabi na, dapat tumakit na lang ako dun sa bundok na yun eh. Dapat tumakit na lang ako sa bundok na yan. Oh my goodness! Ngayon, hindi ko pa alam kung ano magiging desisyon ng mekaniko. And yun, nantayin ko na lang. Dahil i-off ko ulit. And then, itatry ko ulit. Oh, yan. Ano na to eh, parang antagal ko na rin naka-standby dito. Na-cooldown na rin siya. Pero yung transmission niya, minsan maingay yung transmission eh. Pinilit-pilit pa kasi ng mekaniko eh. Pero naintindihan ko naman siya dahil niya walang ano dito eh, mag-aayos. Kailangan ko pa rin itakbo hanggang dun sa paayusan. Eh, yung lugar na to, walang mekaniko dito. Nasa Rebel Stroke ako and Golden. Maliit na bayan lang yun. Walang gagawa nito. Ayun, no? Transmission fault pa rin talaga. Nireset ko na, in-on-off ko na, pinahinga ko na, wala talaga. Tryin natin mamaya, hanggang mamaya. Hanggat wala pa yung decision ng mekaniko, susubukan natin. Amoy ano siya, amoy ATF siya, yung fluid niya, amoy transmission fluid, pero wala akong link na nakikita. Ewan ko kung ano ba ang problema. Tayo na lang tayo guys. Update ko na lang kayo. Uy, nasa kalsada pa ako, imbis na doon ako sa turnout. Walang katao-tao dito. Buti na nga lang may signal ako. Yan guys, oh. Kung nakikita niyo yan, one bar. Yan, oh. One bar, oh. Yan, oh. One bar. Minsan, nawawala pa. Pag pumasok ako dito, sa loob, wala. Pag nandito, meron. May mga parts na wala. Buti na nga lang, may signal dito. Kung hindi, paano na ako? Paano na kaya? Nawabaliw na ako, guys. Mamaya na lang siguro, update ko kayo. So yun guys, nawala yung transmission fault. Yan. Ngayon, nag-gear na siya. Yan. Pinagmamastang ko pa eh. Nawala na yung transmission fault eh. Pero, pinagmamastang ko pa kung mag-gear ba siya na maayos o hindi. Nawawala. Nawawala sa pagka-gear. Pero nawala na yung transmission fault niya. Yes, yung subukan ko pa rin. Ayaw kumagat eh. Ayaw kumagat ng transmission ng ano niya, ng gear niya. Ayaw kumagat eh. Tingnan mo, pansinin nyo. Ayun naman, nagbi-blink. Ibig sabihin, pag nagbi-blink, ayaw niyang kumagat dun sa gear na yon. Hindi siya nag-i-engage. Pati reverse ayaw. Hindi talaga pwede itong packer na to, lalo na kapag mabigat yung karga mo. Pag mga light load lang to eh. Dapat talaga Cummins yung ano, truck. Kasi yung Cummins talaga wala ako nagiging problema. May mga truck ako na halos 1 million na dun sa KLC. Mag 1 million na, 900,000 kilometer na yung tinakbo. Pero kayang-kaya ahunin. Dahil Cummins yun eh, X15. Ito, packer lang to eh, pang mga semi-light lang to eh, semi-heavy load. Eh, yung mga
nakakarga dito, mabigat-bigat din eh. Kalahati, kalahati yung bigat eh, sobra. Hindi kaya ng truck. So, wala talaga, ayaw talaga mag-engage ng aking gear. Titingnan niya. Ayaw talaga oh. Wala na yung transmission fault niya pero ayaw talaga siya mag-engage. Kaya, yun, yung sa towing na lang, parang sana nakapabook na ng towing para naman may towing na yung truck ko. Chilling ko ulit, wala talagang leak. And medyo umiingay yung transmission niya. Pero yun nga, baka nga talaga yung oil, hindi siya dumadaloy talaga sa transmission. Hindi siya napupunta doon kasi hindi nababawasan yung transmission ko, punong-puno pa rin eh. Siguro tatlong mag-iisang buwan ko na siya gamit itong truck, pero yun nga, hindi siya nababawasan kahit kaunti, nandun pa rin siya sa full. Baka yun lang, kasi kailangan naglumabas kanina yung trans oil low. Kaya ngayon, sabi sa akin ng mekaniko, i-update na lang daw niya ako kasama yung ETA, estimated time ng towing. Sana naman dumating para makaalis na ako sa lugar na to. So yun guys, wala na ng signal, walang signal. No service. At least kahit paano, nakapag-contact ako, nakapag-send ako ng ang tawag dito, yung location ko. Kumakain na ako ngayong gabi. 7:47 ngayong gabi dito sa British Columbia at sardinas na may ligo pa rin ang aking ulam. Buti pa ang sardinas, nakakaligo. Ako hanggang ngayon wala pa rin. And ngayong gabi mag-i-stay ako dito hanggang umaga dahil nga long weekend holiday ngayon dito sa Canada. Sa buong Canada holiday, kaya lahat ng tao is nasa galaan, nagbabakasyon. Tinawagan na daw ng mekaniko lahat ng pwedeng tawagan pero walang available ngayong gabi papuntang Calgary. Bukas pa daw, bukas alas 7 ng umaga yung available lang is sa bump. Ngayon yung nasa bump na towing, ito towing ako kasama ang trailer hanggang Calgary. Merong available ngayong gabi pero hindi, ayaw nilang itowing kasama yung trailer. Hindi nila kaya, parang ganun siguro. Ang itotowing lang yung truck. Eh hindi pa pwede na yung truck lang kasi loaded yung trailer. Baka nakawin yung trailer or nakawin yung laman ng trailer. Kaya bukas na lang, sabi ko, walang problema, bukas. Mag-aantay ako dito hanggang bukas. Mga 3 hours away mula bump hanggang dito. Pupunta yung taga-towing para itowing ako hanggang Calgary, mga 5 oras or 4 na oras yon kasi itotowing ako kasama trailer. Sabihin natin na 5 oras o 6 papuntang Calgary. And doon na ayusin to sa Calgary. Kaya ngayon, kakain na lang muna ako, then magpupush up hanggang makatulog, then bukas na lang ulit. So yun guys, itong episode na to hanggang dito na lang muna sa susunod na vlog na yung pagka-towing sa akin. Good night guys! Hanggang dito na natin YouTube channel. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Good night. Bye-bye.